Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Magandang hapon po sa lahat na makikinig. Ako po ay nagpapasalamat ngayon sa Dawa Caravan na pinangungunahan ni si Abdul Rahim. Dalhangad ko sa palimbang na yakapin ang agama Islam na magkaroon ng kapayapaan sa palimbang na tuloy-tuloy at saka yakapin ang kapayapaan sa tuloy-tuloy through the encouragement, dawa, and movement para ipaintindi kung ano talaga ang agama Islam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا Sinabi ng isang panunula, isang Arabong panunula, poet, sabi niya, "Laysa al-jamalu bi-athwabin tuzayyinuna, inna al-jamala jamalu al-ilmi wal-adabi, wa laysa al-yatimu man la walidayna lahu, inna al-yatima yatimu al-ilmi wal-adabi." Hindi sabi niya magpapaganda ng katayuan mo, hindi sabi niya magpapaganda ng pangangatawan mo ang damit na kung ano ang iyong sinusuot. Hindi magpapaganda sa isang babae ko gaano kagara yung niqab, kung gaano kaganda yung hijab, kung gaano kamahal yung abaya na iyong suot. Hindi. Bagus sabi niya, ang magpapaganda sa iyong katayuan, physical man ito o hindi, ay ang iyong kaalaman at ang kabutihan ng iyong pag-uugali. Walaysa liyatimu man la waliday na lahu. At hindi naman yatim, yung alam natin na walang nanay, walang tatay, namatay sa kanyang murang edad ang isang magulang, na walang ng tatay ang isang bata, hindi yun sabi niya ang isang yatim. Bagus sabi niya ang yatim ay ang walang kaalaman at walang mabuting pag-uugali. We are so grateful and blessed kasi for the first time in my life, ngayon ko lang po nasaksihan na nagkaroon ng ganitong event na mostly mga babae po yung nag-attend. Una sa lahat, pinasasalamatan ko ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagbibigay sa akin ng chance na makapag-organize ng ganito. Madala ko ang Aya for Call and Guidance dito sa Palimbang. At gusto ko sana hindi lang ito yung huli, hindi lang ito yung una at huli na pagdadawa namin dito. Alhamdulillah, dahil pinagbigyan ako ni Sheikh Abtahi na matupad yung isa sa mga pangarap ko na madala ko sila dito at maturuan nila ang aking mga kababayan tungkol sa katuruan ng Islam.